Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag, kaninyong tanan mga katinig. Ako ang partner na si Ka Grace Labagnao Castellano. Ganun yun nakauban si Jan Andrew Tabugo. Kanoho. Mga katinig, welcome na itong programang Tinig ng Bayan. Adlaong Huwebes na kita, 29 sa bulan ning Abril 2021. Kumusta? Ubay-ubay na itong hisgutanan sa kinatibukan na itong programa. Uy, wala to o ang mga insidente nga nahitabo, no? Kagahapon sa Kadlawon, gipabutan og armas ang panimalay ni Antipas Vice Mayor Chris Kadungon. Kagabi, alas 7, gilabayan og granada ang police station sa Carmen, Cotabato. Kagahapon, duha ang patay, lima ang naangol sa dihang gibumbahan o ibusikat kininga o sa kabomba sa lalawigan sa Maguindanao. Ay na lang. Pastilan na kining mga insidente na hitabo sa panahon sa Ramadan. Anyway, mga katinig, ato na nga ubay-ubay nga hisgutanan no niya. Doon na po'y usa ka misis. Ang isugang misis, oy. Gihang gitiu nag-armas ang ihang sister-in-law. O niya, gibaharan. Ay hinungdan na aresto o pati itong armas na recover sa iha patay. Ebidensya, no? Kasong gantuting mga katinig o illegal possession of firearms ang atubangon sa naasoy nga misis. Ato na nga hisgutan sa kinatibukan o daghan pang mga hisgutanan. Nasa linya karon sa atong komunikasyon na si Antipas Chief of Police, Police Major John Minidel Kalinga, atong makahinabi para mga itag-update dito sa ilang investigasyon, no? Sa pagpamusil sa panimalay ni Vice Mayor Chris Kadungon kagahapon alaunas Kadlawon. Mayong nga buntag, Sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Mayong buntag, Loy, o mayong buntag po sa imong mga listeners. Opo. Sir, makibalita mi, unsay progress sa gipahigayon ninyong investigasyon sa pagpamusil kay sumala pa bago daw na itabo itong pagpamusil, adunay mga 3 days before, adunay nakitaan, napansin nga tao nga morabag naga-surveillance dito sa panimalay ni Vice Mayor Chris Kadungon. Among natanaw karon nga kung may posibilidad ba nga may connection gani gahapon sa hapon after na mo nga gideliberate ang mga information. Ibalik kita sa area o atong gisulayan o kulit ang mga butang dito atong gisukultong koral bisan picture na atong nakakuha na snapshot sa CCTV sa balay sa atong Vice Mayor. So siguro may posibilidad na related siya kaya tungod kung atong tanahon ang height sa tao nga nagsulod compare sa background niya o sa katong hindi hindugan nga gipusilan kay kailangan pa yung mutong-tong. So nakuha na to ang postura sa tao na base sa CCTV footage na still shot gihatag sa tuwa. So at least nanatay lead karon nga kini bang suspect unsa ni nakabonet unsa iyang hitsura sa dihang inyuhang nakuha kadto nga mga larawan gikan sa CCTV footage. Ang among imbestigasyon nagsugod gid ni siya kadtong ipa abot sa to ang halangdong Vice Mayor ang information nga naay kay na matikdan ni sulod silang balay o gipadalaan ta og still shot sa CCTV captured na tong picture
picture sa tao. Unfortunately, blind kami kayo, di isa maklaro. Pero, ang atong mga imbisigador, atong mga operatiba, nagsugod sila sa mudo sa taong pagsulod. So, atong imbisigahan din kung nabatay presensya sa mga grupo sa Akyat Bahigang, other mga petty crime criminals. Apan, wala may mga insidente pa. So, niabot kita sa ubang mga istasyon pagpangutana o mga information. And, fortunately, may mga insidente sa ubang istasyon na nadakpan ang mga ingani nga mudos, nakasulti nga it might be nga naay mga personality diri sa Antipas karon nagatago. So, dito nagsugod atong pagsunod sa person of interest aning incident niya. Sir, asa dapita ni igo itong mga bala sa 45 caliber pistol? Kay sigun sa mga impormasyon na kaabot sa mga, mismong sa kwarto daw ni Vice Mayor ang gipuntirya? Actually, nga igo siya dito sa panel door na panel door siya, sliding door siya sa kwarto sa atong Vice Mayor. Okay. Naa si Vice Mayor no sa diyang nitabo itong insidente? Oo, nasa sa sulod. Unfortunately lang, swerte kaya wala gitawon siya makuan. Oo. Mga pila ka ba sa bala inyo na recover, sir? Ang empire cartridge kaya nanggatawag ng empty shell naka-recover mi o walo ka buo. Uy, gihurot ko diyan tibok magasin ini no? Kaning, unsay mga nakita ninyo karon nga motibo sa naasoy nga pagpamusil kay... ang sulti ni Vice Mayor dako iyang pagtuo kay mudagan magud siya sa pagka-mayor karong 2022 election, politika daw. Siguro amo ganin bitan-aw nga siguro ang iyang trabaho bilang elected official ang iyang pagka sa iyang asa nga negosyo sa family business. So isa pud na siya sa atong bitan-aw nga anggulo. Sa kasamtangan, gawas sa mga nakuha ninyong ebidensya, kumusta ang ginahimo ninyo karon diya sa inyong AOR para masiguro po nga safety ang atong mga katawhan? Padayon nga po kita sa itong routine na trabaho kaning pag-establish ang mga random checkpoint, mga kapakal, surprise inspection sa mga establishmento. So, padayon kita sa atong trabaho ni Ana. Pero siguro karon mag-convene ng SB, siguro mga ikitagtabang sa atong kasundaluhan, basi mag-create kita o task group diri na to establish yung permanent na or fixed checkpoint para malikayang guning pag-agi-agi sa atong mga dautang elemento from other lungsod. Kasi agi-anan hub kasi itong Antipas. Daghang pwedeng lutsanan sa inyohang lugar. Very porous talaga yung boundary niya is from Magpet, Matalam, Rojas, Arakan. Daghan siya, even part ng dito, pakasulod po sa Dang Magpet, daghan Agianan, Matalam, Rojas. So, porous kayo ang border sa Antipas. Sir, daghang kayong salamat sa higayon na gihatag niyo na itong programa o maayong buntag po. Ang buntag, sir. Mga katinig inyong nabati ang ato ang Chief of Police sa Antipas, Cotabato, si Police Major John Minidel Kalinga. So, at least no, naanan sila yung mga nakuhang mga impormasyon kalabot ni ini, pero medyo blurred katong nakuhang mga pictures. But kini makatabang, no? Para matino kung kinsa kini yung suspect sa naasoy nga insidente. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:11 na ang atong oras. Magpadayon kita na itong programa. Mula ba yung pipila ka mga pahinumdom? Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papilyari carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung di-try ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatipan daw ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mao pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdagko ug pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa panis. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:13 na nga itong oras. Patayin kita sa itong programa nga Tinig ng Bayan. Karon diretso kita sa itong pakighinabi, no? Sa ito ang Chief of Police Carmen Cotabato, si Police Major Carl Jason Baynosa. Kay kagabi, alas 7 pasado gabi, usa ka pagbusikan sa gituhoang Granada ang gilabay at tubangan sa ilahang Sibya, sa ilahang istasyon, no? Atong siren kung apon sa makini na hitabo o gaon sa update sa ilahang investigasyon. Sir, good morning, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes, good morning, Sir Loy. May buntag, Sir, may na lang, no? Kay walay na angol sa nahitabong pagbusikan sa Granada gabi. Pero unsa mga impormasyon nga nahipos niyo, Sir, kalabot nini? Asa dapitan ni tugpa tong Granada? Sa station siya nagtugpa sa gilid siya, ginapartan sa among patrol. So layo siya sa kuan, sa main station na mo, sa main lobby na mo. Okay. Siya sa bada sa gilid siya, Lapad-lapad man yung inyong atubangan sa inyong istasyonan, no? Kay padulong na sa plaza. Asa between sa munisipyo o sa inyong estasyon katong nitugpa tong Granada? Kung nagatubang ka sa munisipyo o sa station, nasa sa right side sa left. Okay. Gusto sa may isirado nga namang dalan na may gumutang na barricade. Okay. So, big two pa rito na naglabay sila ng nada. Oo. Doon na naman mo yung lead, sir? Unsa yung motibo ni ining ganong gilabayan mo Granada diha? Mo gani ang duha mo ginatanaw ng mga rason o motive nga nang naglabay sila. Hindi siguro sa mga tuloy-tuloy nga operation sa municipal ordinance o law enforcement operations na mo. Na itong nilabi mga adlaw. Sunod-sunod ninyo ang mga operation nga gipahigayon. So, ay possibility nga kining grupo nasuko sa inyo, ha? Oo, nasuko siguro in a way na nakita nila ang performance sa PNP sa Carmen. Na tanong pati mga implementation of curfew hours, municipal ordinances, and other law enforcement operation. Intensify na mo. So mura napakan na sila nga napakita sila na gusto nila maglaylo ang PNP din eh. O mahadlok ba para magbili kayo maglihok na po. So it is an opposite para sa mo. Mas intensify ba na mo para pakita nila ang commitment sa trabaho. Oo. Mas na-challenge na hinoon mo karon kay tungod sa ilahang gihimo. Dapat diligid pwede mahadlok ang ato mga pulis kalabot ni ini. Adun na ba ikuan, sir? Nakuhaan ba sa inyong CCTV ang katong responsable ni ini? Wala po. Wala po, sir. Like, muna nga check na mo ron kung ay footage makuha ng CCTV o natin naka-install ng CCTV dito na side. Kaya medyo ngit-ngit dito kayo nagubba ang suga. Oo. So, pakabitan ba ito karon? Street light dito banda kaya medyo ngipipid siya. Oo. Kinibang nang labay sa Granada, sir, unsan eh? Naglakaw lang o nakasakay og sakyanan? No, sir. Naka motorcycle sila, duwan sila. Oo, riding in tandem? So, duwan na
Isa rider ang isa tumuto naglabay. Oo. So, naglabay siya ng granada. Unsang klaseng granada sir? O gasa, na-recover ba to katong iyahang firing pin? Oo. Actually, nagpa-kwanta o nagpa-kanda po post-blast investigation at request ko sa AOD. Mm. So, na-determine na mo ang kuan ang make sa grenade. Isa mo siya MK2 na fragmentation grenade. Mm. Na isa ka anti-personnel o military grade na isa ka na granada. Mm. Tungod din ni sir, unsay mga lakang himuon ninyo karon kay ang mensahe ani sigurado pagpanghadlok sa inyo ha. Og motong ingon nimo nga nagpabalo nga naara sila dira. Unsay mga lakang himuon karon? Ili gabi sa loob kung mukha nimo halos kay ago na mo ang tibok poblasyon gabi kay na yung nakawitness nga mo dagidagan padulong sa straight pa mosque. Mm. So walay na pagbusikan siya gano'n at paggawa ng diretso din nila ko pala. And nagpasalamat ko sa local government unit din sa Carmen na grabe ang ilang concern o support sa mga sa PNP. Mm-hmm. Right away, naabot ba yung station, among municipal mayor, among municipal vice mayor to check if okay lang may o kung sa bahang dagan sa mga kuan himo. So, inanak ko sa inyo, nagkandak ng that course of preparation na tungod sa ulan o sa kangit-ngit dito sa unahan. Hindi na gina mo masunod. So, request ko sa armed forces at Pilipin Army, iabot din sila. Mm. Yeah, mga tagong-assist na suporta sa mga. So, wala lang na muna na push through ang among at course of preparation kay kulang sa tawag ani kulang sa familiarization sa area o ano sila nagsulod o sa kangit-ngit po o sa coordination po sa mga forces niya sa sulod niya basing mga kuan na mo baka masulod na mo sila nga kuan alam nga sa oras moto sila ang mga gana alam nga mo na execute gabi ang mga force of operation. Oo, naniguro na lang kay Kainom Duman di ba katong-atong nga dating COPD ha iyahang gigukod taman dito sa Tumoy katong nang hold up niya siya noy na biktima. Bigtugid niya agi sila eh. Mm-hmm. Kung para to make clear, bigtugid sila sa agi kung asa nagwan si ang dating si Police Major Selection. Mo ba? So, buot pa sa buot ni ini, murag bugat nga grupo ni, no? Dakong grupo ng inyohang kining nga nibangga sa inyo haron. Oo, ano na diha, ginakonan ako ng mga bugat na grupo or as affiliated na ba't kanil mga tao, mga lowless na mga gusto lang mga abusar o mag-isturbo din sa pisina doon sa Carmen. Huwag din yung magduwi, makuha, gapo na ako ni sila mga tawanan. Naragya po na ipanahon, no? mga pinaka-importante diha, ato ang pag-amping o pagpaningkamot pod nga mapakgang kining ilahang dili maayong binuhatan. Anyway, sir, salamat good guy, no? Sa panahon nga gihatag ni mo na itong programa. May buntag po. Okay, sir. May buntag po sa kanina. Nagatagtamin na siya mga radio, sir. Thank you so much po. Mga katinig ninyo nga nabati ang ato ang Chief of Police sa Carmen Cotabato, si Police Major Carl Jason Baynosa, kalabot sa pagbusikan no, sa Granada gabi nga gilabay sa Riding in Tandem at Ubangan sa ilahang estasyon o gamay na lang kay walay na naangol sa naasoy nga insidente pero klaro kayong mensahe ni ining naasoy nga mga suspect. So kinahanglan dubling amping, dubling kayod ang paghimuon sa itong mga otoridad. Alas 6:21 na ang atong oras. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailalila. Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Nas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabags pag-asenso ang inyong
mga baboy, manok ug libe, baka o kapayo, kanunay pakan-a o ML Fitzpinion. Aron paspas ang pagtako ug maayong resulta, ML Fitzpinion. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato. Ang ihang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa ihang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamin. Siya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taong busok na in town. Yan ang Kidiyaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Epektibo yun na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi iya naga-affair sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako may experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gutang yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang ito lagi. Daghang tambal yung kiyan. Daghang tambal, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, girls. Parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet, mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na aksay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:26 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Kalabot na dito sa naitabong pagka-aresto no, sa tuang mga otoridad sa Matalang PNP sa usa ka misis. Kung diin iyahang gitiunan o armas ang iyahang sister-in-law, kagahapon human sila nag-away hinungdan, nagpangayog pakatabang, no? Nagayog tabang kining si Mrs.
Mary Jane Gubino Pulakas, 45 anyos kini housewife nga taga Barangay Western Wao Lanao del Sur. Ngadto sa pulisya o sa dihang niresponde ang atuang nga mga elemento sa matalang PNP sa pagpangulo ni Police Major John Ray Lamutan na aresto katong suspect nga na ilhang si Rachel Pulakas sa Prigiliana. Oo, nga 35 anyos, haswaipog ko ni nga taga-Purok 5 sa Barangay Kidama, Matalam, Cotabato. Kung diin, nasakmit nga ito kaniya ang usaka 38 caliber revolver nga Smith & Wesson. Walay serial number. Ang pangunta na rin, anong nag-armas kining si Mrs. Rachel, asagi ka ng iyahang armas, no? Karon nagatubang siya sa kasong illegal possession of firearms o posibleng gun toting kay iyahang gitiun nag-armas ng iyahang sister-in-law. So, ato ang amo na siya nga kasong ipasaka sa iyahang karon. Ang katong mga ang katong na-recover sa iyahang armas o gipadala na sa crime lab o kini dako kayong ebidensya batok ngadto kaniya. Pumunta na lagi asa magikan ng iyang armas dito sa may Dato Piang sa may Dato sa Dato Saudi ang patuan Maguindanao mga katinig. Duha ka mga babae ang naangol duha ka babae ang namatay no dead on the spot kini usa ang naangol o upat ka mga sundalo pod ang naangol sa dihang nibusikad ang usa ka improvised explosive device kagahapon. Samtang nagaprepara kining tropas gobyerno og ang uban ang PNP og Moro Islamic Liberation Front para unta sa deployment sa dugang tropa alang sa pagtuman dito sa Joint Peace and Security Team o kining ginatawag nga GPST karong adlaw unta no i-deploy ang naasoy nga tropa kay ilawom sa final peace agreement tali sa gobyerno og Moro Islamic Liberation Front. Magtinabangay ni sila sa kampanya batok sa kriminalidad kay kahinumduman nga nagbutang og adunay nahitabo nga bombardment no ang atoang mga sundalo kay nakita kining presensya sa mga miyembro sa BIFF Karyalan faction nga nagaplano nga maghimog pang atake batok ka sa tropa sa gobyerno. Unya sa dihang nagaprepara sila kay magdeploy og tropa karong adlaw kagahapon mientras nagapangandam ni busikad ka itong IED. Niyadong nila ba yung adlaw? Ang bombardment nga gihimo, no? Ang katong kitawag nga surgical military operation. Diha sa may party sa SPMX box, sakop ni ini kanang Dato Piang o kanang Ligwasan Mars, kanang mga munisipyo, nakapalibot ni Ana, apel itong sa may Dato Saudi, Mama Sapano, dito itong mga sakop sa SPMX box. So sa dihang nagpahigayon o bombardment ang mga sundalo gamit ang 105 millimeter howitzer kanyon abi nila na nabugaw na na ilahan ang nataboy no ang mga armadong puwersa pero sa dihang nagaprepara sila pud ay giplanuhan pod no sa BIFF. So kini nga mga namatay nailan sila si Badria Alon, 40 anyos kini, Lagabay Muhaladin, 24 years old, pareho mga dead on the spot. So kini ang mga biktima dead on the spot kini og naangol kato si Noray sa Umar 34 anyos. Gawas nini dunay upat pa nga mga sundalo ang naangol usab no. Atong Sharon unsay update ini nasa linya sa tong komunikasyon si 6ID spokesperson Colonel John Paul Baldomar. Sir, good morning si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes sir Loy, mayong aga sa atong tanan nga tigapamati. Oo. Sir, maki-update lang kami no. Kumusta ang sitwasyon sa diha sa may Dato Saudi ang patuan? Paunsa ni tabo itong pagbusikad sa IED kagahapon nga gikamatay sa duha ka mga babae o pagkaangol sa usa ka usa pa kang babae nga nailhang si Noraisa Umar.
Natabo, Sir Loy, kahapon, nangadtong atong mga sundalo dala sa barangay Kitango, Dato Saudi Maguindanao, para unta sa preparasyon para sa subong adlaw nga turnover sa Joint Peace and Security Team Outpost dira na barangay sa barangay Kitango. So we were there for the preparation for the activity para i-secure ang area at para na rin sa kan iba pang preparasyon sa mga admin na mga necessary requirement. But sadly ang atong tropa di pabutan ini-atake sini mga armadong grupo without any regard sa location sa tropa nato na-adid to sa residential area dira sa barangay Kitango. So, both silin, so, while nag-prepara ka mo para sa pagbutang sa joint forces, security forces, nagplano po ng BIFF again sa inyo, ha? Na sila plano nga atakihon unta ang atong i-disrupt unta atong activities mong adlaw. And siguro they were also surprised na nag-deploy kita aga, early ta nag-deploy ang atong security forces and atong mga ground forces. So they attack our ground forces na naadid to sa ground, supposed to prepare for the activity. Dira sa barangay Kitango. Ang location sining atong Joint Peace Security Team Outpost is in the middle of the barangay, residential area. Sa barangay Kitango? Yes, we were surprised nga they did not respect even the safety of the civil populace. And nag-set up sila sining mga IED along the road. That's why some of our soldiers were also wounded in action because of these acts ng mga teroristang BIFF, and some of the civilians na damay because of their action. Sir, di ba ma-remember na to ang Kitango? Amo ni siya ang lugar nga gi-atake sang una sang mga miyembro gyapon sang BIFF. Mga 2 weeks pa lang ata bago sila nagbalik dira sa ilang nga giabandon ng mga lugar. Yes, Sir Loy, you are tama ka. In Kitango, this was the ground zero atong natabong inkwentro last March 17 dira sa Dato Saudi Batuan, because ining mga barangay na niya inokupa sa mga armadong grupo last March 17. That's why nagkaroon tayo ng encuentro niya to buy them out. And then subong time, we were supposed to set up already or to turn over yung outpost sa joint peace and security team na composed of teams from the armed forces, from the Philippine National Police, and from the former BIFF members. And yun, kanilang inatake itong mga tropa natin na naadiha sa barangay Kitango, supposed to prepare for the activity today. Sir, sa mga impormasyon na kaabot sa amon, ginasiling nila nga after the explosion, nagganti og putok ang atuang puwersa. So ibig sabihin sina, ara dito nakita itong tropa sa BIFF dito sa lugar kundi nagbusika itong bomba? Yes, sir. Atong tropa, when we were fired upon, nalocate na itong ilang na posisyon sa mga BIFF. So we have to defend ourselves as SOP na mo, na we have to fire back when fired upon sa among rules of engagement. But we are very strict sa among rules of engagement na we have to be always sure sa location kung asa kami nagpabuto, na wala civilian, kag wala mga iba nga mga non-threats or non-armed group na madamay na inkwento. Okay. Natabo ang paglupok within sa populated area, no? Then sa likod dira sa mga balay-balay, kuana na siya, part na sa Ligwasan Mars, Tubiga na. Yes, sir. Yes, so dito dapita ang natabo nga encounter or pag return fire sa tong puwersa. Yes, sir. May mga nagbakwit na po daw na mga civilian po.
hindi maiwasan na, Sir Loy, kasi kahapon ang bagsak ng pabuto sa mga BIFF is a residential area. Uh-huh. So we cannot blame it ng mga atong mga kauturan ng mga na residente sa Barikitango nga mahadlok ag mag-evacuate. Yesterday po, daghan na evacuate ng mga civilian because of fear po na lalo sila madamay dari sa natabo nga pag-atake sa BIFF sa Barangay Kitango. Pero as of now po, back to normal po ang situation. Wala na ng mga pagbuto-buto sa area. Ang ato na lang ginamonitor is mag-dive out natin yung mga armadong grupo para malapit sa Barangay Kitango. So, i-continue bagya po ninyo ang pag-establish sa Joint Peace and Security Team forces dira sa area? As scheduled, Sir Loy, wala pa advice sa amon from higher authorities, from the from OPAP and from BARM na i-postpone ang activity. But we are also preparing kung matuloy, we are ready to resume the activity. Pero kung hindi po, it's always we are flexible po sa any changes on the ground. Sir, may gina-expect ba ang pamilya sa mga namatayan or dito sa nadamay na civilian financial assistance from the government or sa EFP? Na-anata, Sir Loy, na coordination with the local government units para mahatagan assistance yung mga nadamay na civilian. Uh-huh. Ang sigurado, Sir Loy, is kinakuha nato ng mga next of kin yung mga nadamay for us to give them assistance and give them help kung ano po atong mabuling. Mm-hmm. Sir, salamat gid sa information nga gihatag nimo sa atong nga programa kag nga imong time. Basi may mga dugang ka pa nga mensahe sa mga katawhan nato, especially dira sa Dato Piang kag sa Dato Saudi. Yes, una-una, Sir Loy, gusto ko lang ipaabot sa mga ini mga miyembro at liderato sa BIFF. For the past few days po, ang inyong armed forces, specifically there is a 6th Infantry Division, we hit the call of the consortium of Bangsamoro Civil Societies na peace there is sa Maguindanao, even just for during the month of Ramadan. That's why nag-open kami ng dialogue to be facilitated by the CBCS with the other armed groups are sa lugar para po magwan na magkaroon ng temporary peace during the month of Ramadan. And sana po we will heed to this call na maging peaceful ang atong probinsya even for the month of Ramadan. And huwag po natin idamay yung mga sibilyan na kawawang-kawawa na po dahil dito sa mga kaguluhan na nangyayari dito sa probinsya. And sa atin po mga sibilyan dito po sa probinsya ng Maguindanao, we would like to assure you na inyong 6th Infantry Division is dedicated and committed para i-serve at protektahan ang atong mga community. We support the peace initiatives na naaridari sa atong probinsya. And we will also always support any initiative to have a peaceful resolution dari sa kaguluhan dari sa probinsya sa Maguindanao. And we would like to again to assure the public that your armed forces is always ready, and we will not stop from going after these armed groups if they choose na hindi magkaroon ng peaceful means ang atong sitwasyon. Aha. Sir, salamat sa panahon og mayad nga aga. Thank you so much po. Mayaga, Sir Loy, at mabuhay ka mo. Mabuhay po kayo. Mga katinig, inyo pong inyong hang nabati, no? Si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army. May kalambigitan na sa nahitabong pagbusikad kagahapon sa improvised explosive device diha mismo sa populated area, no? Sa may barangay Kitango, kung din duha ka mga sibilyan in town ang namatay on the spot, no? Sila si tung gimension na ito ganina kadyatan, nawala itong pangalan
Ang katong mga biktima sila si Badria Alon, 40 years old, og si Lagabay Mohaliddin, 24 anyos, og naangol po ding si Noraisa Umar, 34 anyos. Kining insidente nga nahitabo, mga katinig, no? Before nahitabo ni, adun na yung mga nahitabong military operation. O adun na yung mga grupo, civil society organization ang nanawagan sa mga armadong grupo nga irespeto ang bulan sa Ramadan, no? Kaya naasa panahon na sa dapat nag-aayuno, nag-nilay-nilay ang ato mga kaigsuunan, diha po nagkakitabo kining mga gera, no? Kung diin luoy in taon ng mga sibilyan. Ang sitwasyon ni ini, mga katinig, pirming biktima ang mga sibilyan. So mao po niyang ginaprotektahan sa itong mga otoridad, hinungdan nagprepara og magbutang og security forces sa diha sa naasoy nga lugar, pero mao po niyang naitabo kagahapon, no? Doon na po yung laing plano kining mga miyembro sa BIFF. Alas 6.43 ng atong oras, mabalik ang programa, mula ba yung mga pipila ka mga pahinumdom? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Maya pa si Kwan. Nakatulong na kalawan. Apay na kong bay na. Di man gani makausa. Naon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan. Pantay bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na ito ang atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6.45 na, mga katinig, ang atong oras sa kadyot ha atong hisgutan gamay ning kaso sa COVID-19 kay diri sa probinsya sa Cotabato, mga katinig. Katala nga adunay usang namatay kagahapon, no? Nga taga Mlang Cotabato o gakini nga naasoy nga namatay, usak ka 58 anyos nga biktima o sumala pa, nakasinati kini o acquired pneumonia secondary to COVID-19, no? O morning hinungdan sa iyang kamatayon. Gawas ni ini, mga katinig, sa tibuok sa Oxarjan Region, taas gapon nga kaso ang natala kay sigun sa gipagawas nga datos sa regional COVID-19 na tracker sa Department of Health na nasa 7,232
ang confirmed cases og 680 niini, no, naa sa 8.55% ang active cases. So natala kagabi ang 66 ka mga bagong kaso sa COVID-19 gikan diri sa probinsya sa Cotabato, na dungagan pod kita og ubay-ubay pod ka mga bagong kaso. Walang kinahanglan kanunay gyud ta mag-amping nga mga katinig kay diri sa probinsya, na ana sa 88 ang atuang aktibong kaso, pulo ka mga bagong kaso ang nadugang kagabi, og walo ni ini taga Pikit Cotabato, ang duha taga Libungan og taga Alameda, no. So morning mga bagong kaso karon nga natala, so di kita pwedeng magkumpiyansa. Ang sulti sa tuang gobyerno, mayorya sa tuang katawhan posibleng mabakunahan inigabot sa bulan sa Agosto, kay magsingabot naman ang kining mga bakuna. Unya, mga katinig, gawas ni ini, ang isa sa mga problema actually karon, no, kay si Pangulong Rodrigo Duterte, sa iyang ulat sa bayan kagabi, iyang gipamahayag nga kung diin dako kayo ang natabang, no, sa China, sa Pilipinas. Buot pasabot, dako ang utang kabubuton sa tuang nasod. Kay una, kining panahon sa pandemya, nagpadala og pila ka kaning katong premier is 500,000 na vials nga Sinovac vaccine ang gipadala diri sa atuang nasod. Mao nang ang utang kabubuton karon sa Pilipinas ngadto sa China, murabag nagresulta na kini sa medyo alanganin nga pagdepensa sa atong gobyerno, sa atuang West Philippine Sea. Kay tungod lagi dako kayong utang kabubuton, mo nang giingon ni presidente, ato sang obserbahan unsang maayong buhaton kay ug unsa mga laing lakang ang himuon sa China sa diha sa ginaagawang teritoryo. Kay hinumduman mga katinig, adunay tension diha kay tungod nagpadalag kapin 200, no, ka mga vessel ang China sa West Philippine Sea. Kini kinsa ba naghimo sa virus, bright kayo China, no, unsay ilahang tumong sa pag klaro kayo, no, bright yun, klaro kayo nga gikan sa ilaha. So sila naghimo sa virus para dauto ng daghan. So simple kayo, wa man sila magamit og nuclear weapon, pero kuya po kayo ang ilang nga gigamit mga katinig. So daghan kayo nga mga nasod ang grabe nga ni hagba ang ilahang ekonomiya, o daghan na kayo nga mga nangamatay, no. Nya karon kay tungod ni ini, tungo sa utang kabubuton sa tuang nasod sa China, murabag unsa ihatag na lang ang West Philippine Sea o katong-atoang teritoryo dira. Ang si mga panlanton ini sa itong mga ekonomista na asa linya sa komunikasyon, si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, magdama din sa lahat ng mga kikinig. Lumambot yung ating gobyerno dito sa paninindigan sa pagprotekta sa ating teritoryo. At sabi ng Pangulo, obserbahan muna kung ano mang magiging hakbang o kilos ang gagawin ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea dahil sa laki ng utang na loob nito. Makaboy yatang bumibigay ang ating gobyerno patungkol dito sa teritoryong ito. Ano po nakikita nyo rito, Prof? Yeah, ako mo, medyo
ano tayo eh, kumbaga niluluto tayo sa sariling mantika, alam nila pa paano tayo laruin dahil nangangailangan tayo. So, yeah, exactly. Kaya... hindi ako masyado interesado sa mga isda na nariyan, sa area na yan. Ang mas interesado ako sa langis. So, maalala natin, more than 200 vessel ang pinadala ng China at may mga report na gumagawa sila ng drilling sa ilalim ng dagat. So, ibig sabihin na nag-explore sila. So, baka hindi natin alam yung mga panahong yon kung bakit nagpadala sila ng dagdag na mga puwersa, may totoong kinukuha na ng mga kayamanan doon sa lugar na yan. Hindi natin alam, baka may mga yung sinasabing langis na pinag-aagawan eh wala na, nakuha na ng China at iiwan na lang bandang huli. Wala na tayong makukuha, maaabutan. Eh, ako yung tinitingnan natin. Sige, kung gusto nyo, hati tayo. Ganun lang gusto niya. Pero, alam natin kung gaano kagahaman itong China eh. Yeah, I don't know. Baka lalamig din ang US sa pagbigay ng suporta sa atin. Eh wala na, time will come, wala tayong malalapitan na. Kaya namamangka tayo sa ano eh sa dalawang ilog eh. Nakakaano no, pero dapat ano yan, minsan kasi hindi mo rin mabasa ang presidente dahil meron siyang sariling estratehiya sa pagresolba ng problema, pero ang sa atin ng dito masiguro na yung lugar na yan ay talagang sakop yan ng Pilipinas, nasa teritoryo ng Pilipinas, at sayang naman kung yan ay mapunta sa China at sila makikinabang sa mga bro. Maraming salamat po sa panahon binigyan ninyo sa ating programa. Magandang umaga po. Hello, Prof. Okay, nawala si Prof. Nagproblema signal. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Oo. So, okay. So, ang... Maraglayo na kaya itong... Layo na kaya itong lugar, pero... Dili, pwedeng dili na ito hisgutan kini mga katinig kay sakop gyapo na sa to ang teritoryo. Pastilan in taon. What if, no? Porsigido good ang China nga agawan ang naasoy nga teritoryo unya ang Amerika
Ha? Nga to ang gisaligan ka ni Adto, nga mo ay mutabang ka na to. Dili na po mutabang kay tungod nagadula ang Pilipinas, namamangka sa dalawang ilog. Awa gyud ta, kaluoy, alaot gyud ta kay ngano wa man tay. Unsa ra nang intaw nang ato ang mga barko, barkong pandigma nato. Pila ra nakabuok sa daghang mga barko, sa China nga gibutang gideploy diha. Igo ra ta wa gyud. Musay mo kini mga Pilipino pod mug daghang kayo mga binuang po, no? But anyway, ang pinaka-importante kini seryosong hisgutan ng mga katinig, dapat yun maging porsigido po ang atong gobyerno sa pagprotekta, no? Sa tuang soberenya, sa tuang teritoryo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:58 na ang atong oras. By the way, daghang salamat sa itong mga listeners, no? Nga kadunay nagpaminaw sa tuang programa o sa online, no? Nakatutok sa toa online. Thank you so much po sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagsubaybay sa itong mga programa. Usa ka butang na lang mga katinig, kay kini importante po karong May 1 Labor Day, no? Adunay hanay nga mga aktibidad ang Department of Labor and Employment ingon man ang PESO, no? Kining Public Employment Service Office sa Mataga munisipyo sa gilain-laing mga lugar diri sa probinsya nga sumala pa adunay mga jobs fair nga pagahimuon pipila lang sa mga trabaho nga gigahin o aduna pagyapoy mga local o international nga trabaho, no? Pag mga inkog international libot pa sabot ni ana mga OFW nato, no? Pagtrabaho dito sa abroad. Ang sumala sa DOLE sa kinatibukan sa itong nasod na asa kapin 26,000 nga trabaho ang ilahang gigahin sa Labor Day. Available ka na mga katinig, kinigipaniguro ni Labor Secretary Silvestre Billy III sa naasoy nga 23 ka mga libuan ka mga o sa 26 ka libo nga trabaho. 23,000 ini ang local jobs, no? Sama sa factory worker, production operator, customer service representative, na nurse, cashier, bagger, mason, o carpintero. So marag dagan-dagan na pwede makatrabaho diri sa naasoy nga trabaho. Sa kasamtangan, nagpadayon po itong SPES program o kining tupad program alang sa tuang mga katawhan nga naapektuhan ini nga pandemya sa COVID-19, especially diri sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng Bayan! Tinig ng Ang bad news lang kay walay aumento sa sweldo nga naisgutan. Oo, especially diri sa Region 12. Kaya sa bagay, maluoy po ito, no? Mga ayong aumento kita nga mga trabahante nga ang atong kumpanya naglisod po. So kinahanglan magita magtinabangay ang kumpanya o ang mga empleyado. Oh, so wala tayo gina-expect nga aumento mga katinig. Wala kita igong oras, musunod na itong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw nitong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:01 na. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, Tinig 7, Grace Labagnaw, Castellano. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday, 29 sa buwan ng Abril 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinabawan City, kasama sina Erwin Madhay at Jeline Seban. Headline. Sa ulo po ng ating mga pangunahing balita, dalawang babae ang nasawi at lima naman ang nasugatan matapos masabugan ng bomba. O matapos sumabog ang bomba sa lalawigan ng Maguindanao kahapon. Headline.
himpilan ng Carmen Cotabato PNP hinagisa ng Granada kagabi. Headline. Balita ka naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa Pamaril sa bahay ni Antipas Cotabato Vice Mayor Chris Kadungon. Headline. Isang misis nanutok ng baril sa kanyang sister-in-law na aresto ng matalang PNP. Headlines. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa hermosa sa Kojic Whitening Soap, ni Hamis o ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro. Try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Amis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ang mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Alas 7:04 ang oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. COVID-19 update. COVID-19 update. Dalawang COVID victim na taga Soccsergen Region ang nasawi dahil sa komplikasyon. Sa datos sinilabas ng Regional COVID-19 Tracker ng Department of Health o DOH Center for Health and Development, sumampa na sa 250 o nasa 3.46% ang COVID-19-related deaths sa buong rehiyon. COVID-19 update! COVID-19 update! Ang bagong mga namatay ay sina patient number 7149 na 58 years old na lalaki na taga Mlang, Cotabato at patient 6724, 62 years old na babae na taga Coronadal City. Kagabi, 66 ang nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 na karamihan ni taga South Cotabato at General Santos City. COVID-19 update. COVID-19 update. Dahil dito sumampa na sa 7,232 ang COVID-19 na confirmed cases sa buong Soccsergen Region, kung saan na 618 dito o nasa 8.55% ang active cases. Naitala naman ang 22 bagong gumaling sa pandemya na karamihan ni taga General Santos City, kahit umakyat naman sa 6,362 o 87.97% ang total recoveries. COVID-19 update. COVID-19 update. Dumanas naman ang acute respiratory failure pneumonia severe secondary to COVID-19 infection sa patient 7,149, isang 58 years old na lalaki na tagamlang Cotabato na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ito ina ang ika-67 na kaso ng COVID-19 related death sa lalawigan ng Cotabato. Kagabi nadagdagan na naman ng 10 bagong kaso ang lalawigan, kung saan 8 dito ay taga-Pikit, Cotabato, at tig-isa naman ang Alameda at Libungan. Sa ngayon ay nasa 68 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa 1,168 na kumpirmadong kaso. Nasa 1,011 naman ang naiulat na gumaling sa pandemya. Matapos gumaling ang 6 na mga pasyente, 2 dito ay taga Carmen at isa naman ang Kabakan, Matalam, Lang at Pikit. Hinagisa ng Granada ang Carmen Municipal Police Station alas 7 pasado kagabi ng mga nakamotorsiklong suspect. Ang Granada ay sumabog sa kanang bahagi ng kanilang himpilan di kalayuan sa Municipal Hall ng Bayan. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente, subalit nagdulot ito ng takot sa mga mamamayan. Ayon kay Carmen Chief of Police,
Police Major Carl Jason Baynosa, agad nilang hinabol ang nakamotorsiklong mga suspect. Subalit nabigo silang maabutan ang mga ito. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng investigasyon at nangangalap ng dagdag na impormasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang naturang may kagagawan sa nasabing krimen. Naniniwala si Baynosa may kinalaman sa kanilang mahigpit na operasyon o kampanya laban sa kriminalidad ang motibo ng mga suspect. Kung nag-atubang ka sa munisipyo, sa station, nasa sa right side, sir, lang. Okay. Misa sa may isirado nga namang dalan na may limutan ng barricade. Okay. So, big two barricade na naglabay sila yung nanda. Magani ang guha mo ginapanaw ng mga rason o motive na naglabay sila. Yung siguro sa mga tuloy-tuloy operation sa municipal ordinance and law enforcement operations namo. Pinagbabaril ng hindi pa kilalang suspect ang bahay ni Antipas Vice Mayor Chris Kadungon alauna ng madaling araw kahapon. Maswerteng walang tinawaan sa mga miyembro ng pamilya ni Nangabisi alkalde, subalit nagdulot ito ng takot at pagka-alarma. Na-recover ng mga rumesponding police sa pangunguna ni Police Major John Minidel Kalinga. Ang hepe ng Antipas PNP, ang mga empty shell ng 45 caliber pistol. Politika naman ang nakikita ang motibo ni Vice Mayor Chris Kadungon sa nangyaring pamamaril sa kanyang bahay dahil balak nitong tumakbo sa pagka-mayor sa 2022 election. Sulayan og kulit ang mga butang libro na itong isukultong kural sa picture na itong nakakuha na snapshot sa CCTV sa balay sa itong Vice Mayor. So siguro may posibilidad na related siya kay tungod kung atong tanawon ang height sa tao nga nagsulod compare sa background niya o sa katong indugan na gipusilan. Kay kailangan pa yung mutungtong. So nakuha na ito ang postura sa tao na base sa CCTV footage na still shot gihatag sa tuwa. Ganap na nga alas 7:09 ang oras. Samantala, sa ibang detalye na ating mga balita, dalawang babae ang nasawi at isa naman ang nasugatan at apat na mga sundalo ang nasugatan sa naganap na pagsabog sa may barangay Kitango sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao kahapon. Nabatid na naghahanda ang tropa ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front para sa pagdideploy ngayong araw ng karagdagang tropa sa nabahagi naman ng Joint Peace and Security Team o GPST na kabilang sa nilalaman ng Final Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front na maganap ang turang pagsabog. Ayon kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, grupo ng BIFF Karyalan Faction ang nasa likod ng naturang pang-atake. Ayon pa kay Baldomar, wala namang nagawa ang militar kundi gumanti ng putok sa mga laban sa naturang grupo. Matatandaan na nagsagawa ng surgical operation ng militar laban sa BIFF. Dahil dito muli namang lumikas sa mga sibilyan na dalawang linggo pa lamang bumalik sa kanilang mga tahanan kasunod ng naturang insidente kahapon. Tabo, sir, may kahapon nangadto ang ating mga sundalo dala sa barangay Kitango, Dato Saudi Maguindanao, para unta sa preparasyon para sa subong adlaw nga turnover sa Joint Peace and Security Team outpost sa dira na barangay sa barangay Kitango. So we were there for the preparation for the activity para i-secure ang area at para na rin sa kan iba pang preparasyon sa mga admin na mga necessary requirement. But sadly, ang atong tropa hindi pabutan yung atake sa mga armadong grupo sa location sa tropa nato na naabigto sa residential area dira sa barangay Kitango. Isang misis naman na ninutok ng baril sa kanyang sister-in-law ang naaresto at nakuhanan ng baril ng mga elemento ng Matalam Cotabato PNP kahapon ng tanghali. Inilala ni Matalam PNP Chief Police Major General D. Amutan ang naarestong suspect na Sir
Rochelle Pulacas Frigiliana, 35 anyos, housewife, taga Purok 5, Barangay Kidaman ng nasabing bayan. Nakuhanan ang sospek ng 38 kalibre revolver na Smith and Wesson, walang serial number, matapos rumesponde ang mga pulis. Bago na-arrest ang sospek, humingi ng saklolo ang sister-in-law nito na si Mary Jean Gubino Pulacas, 45 anyos, na taga Barangay Western Wao, Lanao del Sur. Sa sumbong ni Pulacas, sinabi nito na pinagbantaan siya ng sospek at tinutukan ng baril matapos ang kanilang pagtatalo. Nahaharap ngayon sa kasong gun tooting, legal possession of firearms, ang sospek habang nakapiit sa detention facility ng Matalam MPS. Ipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Alamay ba sa kuya bare na admit din na pulmonya, tapos nagdako balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inong buda to yung capsule buda nga Yaki. Noto na mantubo man siya pero di ko na gyud ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Ay, maya pa si Gwen. Nakatuloy na kalawin, apay na akong bay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimit mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, Han? Pwede ba din ako, Han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kaduleng igong energy ug mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, Han! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to sa gabi, ginamintay na ako. So, moto ang resulta, nagpanas na nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Alas 7:15 ang oras at ngayon sa mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental mula sa 105.7 Joy FM. Ihati naman ni Jeline Seban.
Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita naman na mula sa bayan ng Pandag sa lalawigan ng Maguindanao. Samot saring mga armas at mga pampasabog ang na-recover ng mga otoridad ng ilunsad ng law enforcement operation. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Maguindanao Chief Police Major Ismael Madin, sinalbi nila ang warat o bares sa kina Joros Gemad at Jumar sa Gandingan na mga tauhan naman noon ni Commander Grasscutter na sangkot sa bintahan ng Shabu at ilang mga naganap na krimen. Katuwang ng tropa ng CIDG ang mga elemento ng 601st Brigade ng Philippine Army. Ngunit bago dumating ang raiding team ay natunugan na sila ng mga suspect kahit nakatakas ang mga ito. Pero na-recover naman sa kota ng mga suspect ang dalawang fragmentation grenade, isang rifle grenade, isang 50 caliber Barrett sniper rifle, isang M79 grenade launcher, piyesa ng mga baril at anim na 38 caliber revolver at mga sangkap ng paggagawa ng pampasabog. Pinuri naman ng 6th Infantry Kampilan Division Joint Task Force Central Commander Major General Joby Max Oy ang tropa ng 601st Brigade na pinamunuan ni Brigadier General Roy Galido at ang tropa ng PNP. At sa Cagayan de Oro City, mahigit kumulang 500 gramo ng suspected shabu na may street market value na 3.4 million pesos ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang tulak sa barangay Kauswagan kahapon. Nakilala ang mga suspect na sinahana Reyna Calobledon na residente ng Valenzuela Road ng barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. At Ayan Von Carretero Alegra, taga Barangay Bara, Opol, Misamis Oriental. Kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang yung araw laban sa dalawa. Ang mga suspect ay nalambat sa sinagawang anti-drug by bust operation ng Philippine Drug Enforcement Group o PDEG kasama ang ibang unit ng PNP. Ayon kay PDEG spokesperson Lieutenant Joey, mayroon na pa silang isasagawa na follow-up operations batay na rin sa makukuha nila na impormasyon mula sa dalawang arestadong mga suspect. Alas 7.21 ang oras sa Datupi ang Maguindanao. Nagkakahalaga naman ng mahigit 3 milyong piso halaga ng shabu ang nakumpiska ng pinagsanib puwersa ng pamalaan sa sinagawang anti-drug operation kahapon ng hapon. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng 3 high-value target personalities. Nakilala mga suspects sila alias Kandao, Rahim at Masunip na nasa order of battle ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA BARM. Bago na-aresto mga suspect, nagkaroon muna ng habulan patungo sa mataong lugar na nagdulot ng takot sa mga residente. Kasalukuyan ang inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kasong isasampa laban sa nasabing mga suspect. At sa Corona del City, South Cotabato naman, kalunos-lunos ang sinabit na kamatayan ng isang 83-anyos na senior citizen na magsasaka matapos itong sinuwag ng kanyang torong kalabaw sa Puro Mabinuligon, Barangay Taplan kahapon ng umaga. Ang biktimang si Tranquiliro Calaque na nagtamo ng maraming sugat sa katawan at binti na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahilan dito ibig ng misis ng biktima na si Carolina na ibenta na lang ang naturang kalabaw na nakapatay sa kanyang mister. Ayon kay Daniel Cabillon, kaibigan ng pamilya Calaque, pagkatapos niyang magtrabaho ay inaya pa nito si Tatay Tranquiliro na mag-agahan at umuwi sa kanilang bahay pasado alas 8 ng umaga. Nagulat na lang siya nang ipinaalam sa kanya na sinuwag ng sariling kalabaw ang biktima. Alas 7.22 ng oras sa mga balitang pambansa, lagpas 6,000 ang panibagong napaulat na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa huling datos inilabas ng Department of Health, bandang alas 4 kahapon ng hapon, pumalo na sa 1,020,495 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit. Kapansin-pansin na unti-unti nang bumababa ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa nasabing bilang kasi ay nasa 67,000
769 o nasa 6.6% ang aktibong kaso. Sinabi ng kagawaran, 6,895 ang bagong napaulat na COVID-19 cases sa bansa. 94.9% sa COVID active cases ay mild, 1.6% ang symptomatic, 0.95% ang moderate, 1.4% ang severe, habang nasa 1.1% naman na nasa critical na kondisyon. Nasa 115 ang napaulat na namatay, dalito makit na sa 17,031 o 1.67% ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, 10,739 ang gumaling sa pandemya, kahit umakit na sa 935,695 o nasa 92.7% ang total recoveries ng COVID-19. Maaari namang ikonsidera ng gobyerno ang panukala sa Kongreso na gawing mandatory ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 kapag mayroon ng sapat na supply. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat pag-isipan ang panukala kung mayroon ng bakuna. Aminado si Roque na malabo pilitin ang mga mamamayan na magpabakuna dahil hindi pa sapat ang supply. Inamin din ni Roque na hindi dumating ang mga inaasahang bakuna ngayong Abril, pero babawi anya ang gobyerno pagsapit ng Mayo. Malaki ang utang na loob ng Pilipinas sa China. Ito naman ang giniit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Duterte, ngayon pa lamang pandemya ay nagbigay ang China sa bansa ng mga bakuna kontra COVID-19. Gayunman ay giniit din ng Pangulo na makabubuti, obserbahan muna ng mga otoridad ang anumang magiging kilos ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi naman natuloy kahapon ay nasa ang pagdating ng Sputnik V vaccine laban sa COVID-19 mula sa Russia. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagkaroon ng logistic challenge kaya naantala ang pagdating ng trial order ng 15,000 doses ng bakuna. Pero tiniyak ni Roque na nagsasagawa na ng hakbang si vaccine czar Carlito Galvez Jr. upang matuloy ang pagdating ng Sputnik V. Sa Mayo na anya matutuloy ang pagdating ng bakuna bagaman at walang ibinigay na petsa. Nangangailangan pa ng storage na may temperature na 18 degrees Celsius pababa ang Sputnik V. Nasa 500,000 doses ng Sputnik V na binili ng gobyerno ang inaasahan sanang darating sa bansa ngayong Abril. Nauna nang itinakda ang pagdating na inisyal na 15,000 doses noong Abril 22 pero hindi ito natuloy at muling itinakda sa Abril 28 pero hindi rin natuloy. Samantala, mga balita naman mula sa ibayong dagat. Balita mula sa Bansang Amerika, sumalang na sa Phase 1 clinical trial sa Estados Unidos ang gamot kontra COVID-19 na likha ng American pharmaceutical company na Pfizer. Ito'y matapos namang bumuo o mag-develop ang Pfizer ng isang kapsula o anti-COVID-19 pill na may kakayahan na pigilan ang pagdami ng virus na nasa katawan ng isang individual. Sa pamamagitan ng oral antiviral drug na PF-07-32-1332, sinabi ng Pfizer na isa itong protest inhibitor na nangangahulugan ng dumidikit ito sa viral enzymes ng COVID-19 at kayang pigilan ang pagpaparami ng virus sa katawan ng isang tao. Sa oras na maaprubahan ang nasabing gamot ay maaari itong ereseta sa mga individual oras na makitaan pa lamang ng mga ito ng sintomas ng COVID-19. At sa India, sa South Asia, ilang katabing bansa ng bansang India ang nakakita na rin ng pagtaas sa kaso ng coronavirus disease, particular sa South Asia dahilan upang mapatupad ang mga ito ng border closure at travel ban.
Kasabay ito na nararanasang bagong pagsubok ng India dahil sa ikalawang wave ng nakakamatay na virus sa nasabing bansa. Sa loob kasi na tatlong araw ay pumapalo na ng halos 1 milyong bagong coronavirus cases sa India, habang ang death toll naman ay lumalagpas na rin ng mahigit 3,000. Dahil dito ay na naghihingalo na ngayon ang healthcare system ng nasabing bansa, punuan na ang karamihan ng mga ospital, may mga pasyente na rin sa mga kanilang bahay o sa loob ng mga ambulansya na binawian ng buhay. Kulang na rin ang oxygen supply ng ospital sa India, kung kaya nakikiusap ang mga ito sa pamilya ng kanilang mga pasyente na magdala na lang ng sarili nilang oxygen tank. At sa balitang pang-ekonomiya, may aalok na mahigit 26,000 na trabaho ang Department of Labor and Employment o DOLE sa araw na paggawa o Labor Day sa Mayo 1. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, mula sa nabanggit na bilang 23,000 rito ay local jobs gaya na lamang ng factory worker, production operator, customer service representative, nurse, cashier, bagger, mason at karpintero. 3,000 naman anyang maaring makapagtrabaho sa ibang bansa gaya na lamang ng nursing aide, healthcare assistant, cleaner, nurse, factory worker at mekaniko. Magdadatag ang Department of Agriculture DA ng isang traceability system para sa mahigpit na accreditation ng livestock at poultry traders at retailers sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ang traceability system ay sumailalim sa strengthening process. Layunin itong maiwasan ang pagmamanipula ng presyo ng meat at poultry industry. Resolbahin nito ang information gap sa supply chain na kadalasang sinasamantala ng mga trader at wholesaler. Ang kawalan ng records ng middlemen at traders ang nagpapahirap sa mga ahensya ng gobyerno para ipatupad ang mahigpit na regulasyon sa galaw ng farm products. Mahalagang makilala ang mga lehitimong traders para mabilis na matuntun kung saan nangyayari ang pagmamanipula ng presyo. Alas 7:30 ng oras at ngayon sa balita sa larangan naman ng sports, sa tuloy ng plano ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa BAOSBP. Naisa lang ang Gilas Pilipinas sa PBA Session 46 Philippine Cup bilang guest team. Una lang inihayag ni BSP Program Director Tab Baldwin na natitirang option nila ang tune-up game sa PBA matapos namang kanselahin ang plano sanang pocket tournament sa Australia at New Zealand. Kaya naman, kasama ang Gilas Pilipinas sa plano ng PBA para sa nakatakdang pagbubukas ng season. Sinabi pa ni PBA Commissioner Willie Marshall na handa ang PBA na tulungan ng Gilas para magkaroon ng exposure ang mga bagitong miyembro ng koponan. Sasalang sa 8-10 laro ang Gilas Pilipinas sa Philippine Cup. Subalit, ipaliwanag pa ni Marshall na iba ito kumpara sa naunang plano na sasabak ang Gilas Pilipinas sa buong komprehensiya ng Philippine Cup. Aminado naman ang aktres sa si Heart Evangelista na si Reynaldo Ongapauco na nanghinayang ito na hindi niya agad nakasundo noon si Sorsogon Governor Cheese Escudero. Sa kanyang bagong vlog, ibinahagi naman ni Heart ang magandang samahan ngayon ng kanyang ama at asawa. Ito ang binahagi ni Heart, talagang naniniwala siya sa kasabihang hindi dapat pinilit ang o pinipilit ang isang bagay dahil ibibigay sa iyo ang hinihiling mo sa tamang panahon. Matatanda ang hindi naging okay ang relasyon ni Cheese sa mga magulang ni Heart dahil hindi boto ang mga ito sa pagpapakasal nila. Now I can't get enough of you. Oh,
At sumanyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kilapawan City, kasama sina Erwin Umadhay at Jeline Seban. Ako naman ay Tinig 7, Grace Labagno Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning! Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.